Records Remix. Sayo Alubit sila. Mga kaakbay, kayo po ay nanonood na Seto Garcia Vlogs. Yehey! If you have not subscribed to this channel, just click the bell button. What's up mga kaakbay? Kayo ay nakatutok pa rin sa Aniceto Garcia Vlogs. Yehey! Magandang tanghali mga kaakbay. Lunch break ulit. So, fried rice ulit. Parang umaga lang. Umagahan. Agahan. Ang hirap kasi ang daming mga bumibili sa canteen, so naubusan sila ng kanin, and so we have no other recourse but to buy fried rice. Kanilang umaga pa to pero okay pa naman, so let's do it. Saka makikita natin yung ulam ko. Ayan, this is pork steak. Mga kaagbay, nakasabay kami nung isang kasamahan ko na hindi katoliko, kumbaga, mayroong ibang denomination. But then, I'm amazed. Nag-order din siya ng pork steak. Sana all. Muna tayo. The father, son, who was correct me. Because of the word, the steak gives to your God, receive and about you, for Christ our Lord. Father, son, who was correct. So yun nga mga kaagbay. Nagpang-abot kami doon ng kasamahan ko. Kasi sa religion nila, noon kasi na bawal talaga kumain ng baboy. Ano kumain siya? Kumain siya talaga. Baka na-convert. Hindi to ano ha? This is not to bully my co-teacher. Hindi. State ko lang talaga na kumakain na siya ng baboy this time. Kaya nga pala, grabe yung ano ko. Yung sudyante ko sa isang section, babae pa man din. Hindi naupo ng maayos sa ano, sa upuan. Kaya, pinagsabihan ko, hindi naman siguro masama, di ba? Kasi, they should act like dalagang Pilipina. Okay? So, dapat maayos yung pagkakaupo. Para, magandang tingnan. Nakataas kasi yung dalawang mga paa. Nakapatong doon sa armchair sa na nasa unahan niya. Hindi talaga magandang tingnan. Right? Nakikita ko ang mga kabataan talaga ngayon. Parang kailangan na nila ng gabay ng mga nakatatanda. Kasi dapat ano kasi mga dalagat binata na sila, dapat alam na nila kung ano yung mga mabubuting asan at ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Kasi kagulian na natin yan ng mga Pinoy. Diba?
tingin ko nga hindi na masyado pinapractice yan yung pagmamano sa kamay ng mga matatanda, lalo na kapag na-uwi ka na sa bahay, galing sa school o galing sa work. Yung pagsasabi ng po at opo, dapat nandiyan pa rin yan. Diba? So, nung nakikita ko, parang unti-unti nang nawawala yung mga values na dapat nandiyan talaga. Yung mga Filipino values na dapat mananatili until the next generation. Parang unti-unti na siyang nawawala. And, hindi sa pag-aano ha, pero students nowadays, parang nag-degrade talaga yung kanilang values. Kailangan talaga na turuan at magabayan sila ng mabuti. Kasi yung ibang mga estudyante, ang tingin nila sa guro, parang ano lang? Parang kaedad nila, parang ano bang hindi nire-respeto? No? Nakakalungkot isipin, pero nangyayari talaga yan. Hindi dapat ganun. Hindi dapat na mawala ang kanilang respeto sa mga nakatatanda, lalo na sa kanilang mga guro. Hindi naman sa ano ha, hindi naman sa nag-impose talaga ako ng kung ano-ano. But as teachers, kailangan na talagang gumawa ng paraan. Kasi ganun na sila eh. Pag nakatagpo mo doon sa ano, sa daan, nakasalubong mo doon sa daan, ako, ganito na lang oh. Sir, hi! Ganun. So, parang kaedad lang. Tapos ganito, sir, kumusta ka? Okay ba tayo dyan? Ganun. Iwan ko nga ba? Bakit nagkaganun? Kasi kami nung high school kami, nung estudyante ako, kapag ka makakasalubong namin yung ano, yung guro namin, nako, kung may maari pang daanan para makaiwas ka, iiwas ka talaga. Mm-hmm. Pero mga kabataan na yun, ako, sir, okay ka lang ba dyan? Sana okay ka. Snack, sir. Libre mo naman kami. Ganun? Hindi kami ganun nung high school kami. Hindi talaga po pwede na pamulalagot, malilitikan ka talaga sa teachers mo kapag kagat yun yung inasal mo. Na. Kaya nga, sa ngayon, pinagsasabihan talaga namin yung mga estudyante. Hindi naman siguro masama, di ba? Kasi they were entrusted to us by their parents, thinking that we will be able to teach them the best values they can have. Pero mga magulang, dapat nating tandaan na ang mabuting asal ay nagsisimula doon sa ating tahanan, sa bahay talaga. And dapat ninyong isipin na nasa bahay yung mga bata sa loob ng 16 hours a day. That 8 hours lang sila doon sa paaralan. Diba? So, dapat talaga nandun talaga sa tahanan kasi doon nagmumula ang kanilang learnings about sa mga moral values. Kasi sa tingin ko, nagkulang. Nagkulang. Tahasan ko talagang sasabihin na nagkulang yung mga parents. No, hindi ko naman nila lahat, guys. Kagbay. Of course, hindi ko nila lahat, hindi lahat ng parents, but majority, most. Diba? Karamihan sa kanila ay ganun yung nangyayari. Yung mga bata nga, kapag ano, eh, grabe talaga. Nagmumura yung mga bata, kahit grade 7 students dito mismo. Sabi pa, lang. Sorry. Nagmumura. Saan naman nilang tutunan yun?
diba? I'm not saying na doon talaga sa bahay. But mostly, doon talaga sa bahay. Right? Mostly, ha? Not all. Mostly. Doon sa bahay nagmumula. So I challenge the parents sa mga magulang dyan at sa mga palapit ng maging magulang at sa mga nagpaplano ng maging magulang, dapat talaga ninyong tandaan na hindi madali yung pag-aalaga ng bata. Much more, hindi madali yung pagpapalaki ng mga bata na may takot sa Diyos at saka may respeto at paggalang sa kapwa-tao. Sana ay matutunan natin yan. Nang sa ganon ay matutunan din ito ng ating mga anak. Dahil alam naman natin na sinabi ni Jose Rizal na sila yung pag-asa ng bayan. Sila yung next generation na mamumuno at mamamalakad sa ating bansa, sa ating komunidad. So dapat matutukan sila at magabayan ng mabuti nang sa ganon hindi sila mapasama, hindi mapariwara at mapabuti at magiging klaro yung kanilang kinabukasan. Dahil ako'y naniniwala na hindi lang sapat ang kaalaman. Dapat mayroon ding paggalang at pagrespeto sa kapwa. Dahil hindi porket matalino ka ay magiging successful ka. Hindi porket matalino ka ay maganda yung iyong kinabukasan. Dapat mabait ka rin. Dapat may respeto ka sa iyong sarili, sa mga tao sa iyong kapaligiran, sa iyong kapwa. Yan, believe ako sa iyo kapag nagawa mo yan. Maraming salamat sa inyong panunod sa aking vlog. Ako po si Aniceto. At kayo ay nakatutok pa rin sa Aniceto Garcia Vlogs. Yay! Hey!